Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And again guys, in this video, bigyan naman natin ng tips to advance study yung mga third year information technology. As you can see guys, hindi ko na pinagsama yung information technology at saka yung computer science dito sa video na to. Kasi pagdating ng third year guys, dito na makikita yung obvious difference ng dalawang courses. So maaaring mapansin ninyo na pagdating natin ng third year sa information technology, it's more on enterprise, application development, at saka yung solving ng mga real world problems. So kailangan mo mag-visualize na pagdating mo ng third year IT. So ito na, parang parte ka na ng isang team and kailangan mo na mag-develop ng mga software, meron ka na mga kasama, kailangan mo na gumawa ng documentation. So it's more on like that sa IT. And you can expect na parang nag-less na rin yung mathematics. Unlike sa computer science guys, sa amin guys, pagdating ng third year, lalong gumagrabe yung mathematics namin. Kasi dito na yung point kung saan dumadami na yung mga subjects namin about data and also yung aming mga mathematical subjects. Sobrang dami na guys. Na dito na yung automata, symbolic logic, and physics. Meron na rin kami ditong thesis guys. Pero yun nga, balik tayo ngayon sa IT. So sa mga third year IT guys, ito yung mga bagay na dapat ninyong asahan and expect ninyo na mapag-aaralan ninyo. Merong ibang mga institutions na kasama pa rin yung STS and kabilang siya sa mga major subject. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, compare dun ng first year at ng second year natin, medyo less yung mathematics natin dito sa third year. Pero hindi ko nilalahat guys, wag muna kayong magsaya kasi depende pa rin yan sa curriculum ng institution ninyo. Pero in the general overview, masasabi ko na pagdating ng third year, it's more on like management and security. So dito magkakaroon tayo ng mga real world problems, pinapalakas na rin yung ating analysis. However, it may require mathematics, depende dun sa task na ibibigay sa inyo. So dito nyo na mararanasan na gamitin yung mga natutunan ninyo nung first year at saka second year. So it's like mathematical application ng mga theories na napag-aralan natin nung first year and second year. Which is, ang isa sa mga aim nito guys is para makapag-develop tayo ng mga developer skill set and also maging habit natin yung mga best practices ng isang developer. So, in some institutions, guys, meron na silang pinag-aaralan na Capstone Project 1. So, meron ako mga nakikita na nagsasabi na sa fourth year lang daw nila naranasan yung Capstone Project. So, again, kagaya nga na sinasabi ko, it will depend dun sa curriculum at sa institution ninyo. But in most cases, guys, pagdating ng third year, meron na mga ibang institution na meron na silang Capstone Project 1. So, dito, maaaring pag-aaralan na natin yung proposal ng ating Capstone or tsaka yung planning. And also, kasama na rin dito yung documentation, data gathering. At expect nyo na rin dahil meron na tayong Capstone. So, magkakaroon na rin tayo dito ng design and implementation. Therefore, baka maka-experience na kayo dito ng graphic designing. Okay? Yung mga graphic design. Like, for example, guys, ipamiliarize nyo na yung sarili nyo sa mga basic UI design, layout design, branding. So, napakagandang bagay, guys, kung aaralin nyo yung Figma. Kung alam niyo yung Figma, guys, so, isa siyang platform kung saan pwede kang mag-practice ng design. And again, guys, other than that, pwede mo rin i-expect yung mobile development. So, meron pa rin tayong mobile development dito. So, kasama nga dito, guys, again, yung design. So, kailangan matuto ka ng mag-design yung user interface design ng mga mobile application. And also, pag-aaralan din natin dito yung application security. And syempre, guys, kasama na rin dyan yung user data security. And isa sa mga essential knowledge na kailangan mo malaman sa mobile development, guys, is yung cross-platform. Okay, guys? Yung pwede mong gamitin yung mobile application mo sa iba't ibang platform. For example, from iOS, pwede mo rin siyang gamitin sa mga Android. So, dahil meron nga tayong mobile development, therefore, meron din tayong mobile programming. So, dito, more on mga frameworks yung pinag-aaralan natin. Yung Flutter, hindi ko masyadong sigurado kung pinag-aaralan na sa third year ngayon yung Flutter kasi medyo bago yung Flutter framework eh. Pero maganda, magkaroon na rin kayo ng background. And ako guys, personally, paborito ko talaga yung Flutter. Other than mobile development and programming guys, so sinabi ko sa inyo, pag-aaralan ninyo yung security. So dito papasok guys yung information assurance and technology. Dito guys, pag-aaralan nyo na yung cryptography. So hindi lang puro Bitcoin ang crypto guys ha. So kasi ang main essence kasi ng cryptography guys is yung ma-secure natin yung mga transaction. Okay, magkaroon ng encryption yung mga data. So, mapag-aaralan ninyo yan. Like yung mga network security, mga risk management, information assurance, and technology. So, papasok din dito guys yung quantitative method. So, may mga mathematics dito like data analysis, probability, and statistics. And itong next subject na to guys, meron din kami nito mga computer science. Yung application development and emerging technologies. So, yan, both IT and ComSci meron yan guys. So, dito na papasok yung mga Bitcoin ninyo, yung mga blockchain, cloud computing, augmented reality. And then again guys, hindi lahat yan nasa curriculum ninyo. Okay? So, depende yan sa institution ninyo. But to make sure, guys, you should always expect and mas maganda rin na magkaroon ka na ng advanced study para ever na mapag-aralan ninyo yan, guys. Which is most probably, guys, madadaanan ninyo yan pagka third year IT kayo. And also, guys, ito pa isang subject, guys, yung event-driven programming. So, dito pag-aaralan nyo yung mga graphic user interface programming and also yung mga asynchronous programming. So, kailangan may background ka na sa mga programming language, guys. Napaka-importante niya. Meron kasing mga third year students na
umabot na ng third year, hindi man lang marunong mag-code. Totoo yan, meron mga ganyan, guys. So, wag nyo hayaan na ang hirap na nga ng math, pati ba naman sa coding, mahirapan pa kayo, diba? So, wag na nating asahan na ma-master natin yung math kasi talagang mahirap yan. Pero at least, yung coding, diba, hindi na dumagdag. Kasi dalawang aspect yan eh, mathematics and programming. And also, again, kagaya nga sinabi ko, sa second year, meron ito, guys, yung database management and enterprise. Yung database, specifically, guys, yung mga SQL. So, madadaanan din natin yan. Since if ever magkaroon kayo ng capstone project and magkaroon kayo ng mobile development project, guys. Therefore, mapag-aaralan ninyo again, guys, yung SQL, yung mga database natin. Yun kasi yung back-end ng ating software. And speaking about software, guys, meron pa tayong isang subject, yung Software Engineering 1. So, dito, maaaring pag-aralan natin yung mga software development at saka mga version control. So, sinabi ko sa inyo, guys, ng previous video ko na pagdating na second year, dapat ipamiliarize nyo na yung sarili nyo sa mga Git, yung mga version control like Git. So, I'm quite sure naman nung second year ka na pagdaanan mo na, imposibleng hindi kasi merong web technology, guys, nung second year. So, hindi naman to the point na sobrang throw ka na. Baka kasi pumasa ka lang ng second year, kakakopya sa mga kaklase mo. So, maganda, pag-aralan mo na yung Git, yung mga version control. So, guys, yung iba meron ding system analysis and design. So, ito, meron din ito ng second year. Pero again, guys, yung ibang institution, yung curriculum nila nasa second year, yung iba naman nasa third year. But definitely, pag-aaralan natin yung system analysis and design. So, at least magkaroon lang kayo ng definition and background kung paano siya gumagana para magkaroon kayo ng idea. Meron pa rin tayong subject ng network and communication. And also, ito, guys, yung Internet of Things. Ayan, pag-aaralan ninyo yung Internet of Things. So, may iba't ibang components yan, guys, mga integration, and also yung mga data and communication. At ito, sinasabi ko nga na magkakaroon tayo na parang enterprise. So, dito pumapasok yung technopreneurship, which is meron din kami nito, guys, sa computer science, yung technopreneurship. So, dito yung mga startup, mapag-aaralan ninyo yung mga startup na yan, and also yung mga business model. And ito, guys, kung sakali man na hindi mo na pag-aralan to nung second year, third year, definitely mapagdadaanan mo to, guys. Integ, okay? Yung integrative programming. So, sinabi ko na, guys, pang level 50 yan. Kasi yung data structure, pang level 100. So, again, I will repeat it. Yung integrative programming, guys, pag-aralan nyo na dyan yung mga integration, like mga API integration. Speaking about integration, guys, pag-aaralan din natin yung system integration, architecture. And also, guys, yung system administration and maintenance. So, para sa akin, it's like under also networking, guys. So, kasi na-take ko to nung computer system servicing yung in-enrollan ko, guys. Yung mga troubleshooting ng network, yung mga security measures, yung mga data backup. Alam nyo kasi yung networking, guys, ganito yan eh. Kunyari, sa isang building, meron ditong 100 computers. So, dun mo ma-apply yung pinag-aralan mo sa networking. So, hindi lang kasama dito yung puro code-code lang tayo, hindi. Merong technical dito. So, dapat marunong ka mag-patch panel, patch paneling. And also, dapat marunong ka rin mag-set up ng mga server. So, dati naabutan ko yung web, yung Windows Server 2008. So, pinag-aralan ko kung paano mag-set up nun kasabay nung patch paneling. So, as an IT, napakahalaga na alam natin yung knowledge na yun, guys. Okay, hindi yan kagaya nung sinasabi ng kapitbahay natin na reformat lang or buhayin mo yung USB or mapadownload sa'yo ng movie. Ay, IT ka, padownload ako ng movie, padownload ng software. Oy. So, being an IT is more than that. Napakalaking trabaho niyan, guys. Napakalawak niyan. And napaka-flexible ng career na pwede mong puntahan. So, essential, guys, na as an IT, dapat alam mo mga bagay sa networking. Pwedeng sabihin natin na, basic knowledge na yan, di ba? Pero, pwede kasi nating makalimutan yan, lalo sa third year, di ba? Pwede mo makalimutan yung pinag-aralan mo nung first year. Like, mga crimping, di ba? So, ito yung mga bagay na hindi namin madaanan sa computer science. First year, wala rin. Lalo na second year, third year, lalo na kaming, papunta na kami sa data and artificial intelligence. So, luckily na lang talaga na napagdaanan ko, napag-aralan ko yung mga yan. So, I'm aware, di ba? Alam ko paano siya i-operate. So, ayun lang, guys, sa mga IT natin dyan na third year, sana nilista ninyo yung mga sinabi ko. So, you should expect those things. But again, guys, it may vary. Kasi alam ko naman na as a student, you are also aware of that, na hindi pare-parehas yung mga subjects natin. But most probably, yan yung mga topic na pinagdadaanan natin sa third year. Again, guys, if you found this video helpful and informative, please don't forget to subscribe, like, and comment, and share mo rin sa mga kaklase mo, guys. And also, baka gusto mo ng soft copy ng mga topics, mga materials na ginagamit ko sa mga videos and vlogs ko, guys. So, click mo lang dyan sa link sa baba. Meron akong Facebook group dyan. Pwede kang mag-join. And meron din ako mga upcoming tutorials, mga specialized video tutorials about different things sa programming, guys. Which will only be available dito sa aking YouTube membership. Ayan, kung gusto mo maging member ng ating bagong YouTube membership, guys. So, dito, mag-share ako ng mga special na video tutorials. And ipaprioritize ko rin, guys, yung mga requests
ng mga members dito sa loob ng aking YouTube membership. So kung interested ka guys, click mo lang yung join dyan sa baba. Again guys, thank you so much for watching. I hope na mag-subscribe ka and see you on my next video.